Showbiz fanatics, Mr. Oji Diaz abay nagbigay ng kanyang statement patungkol sa label na meron po ang cut din kasama si Miss Aiko Melendez. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po. Sa isang interview na ginanap ni Miss Aiko Melendez with Mr. Oji Diaz ay naglabas ng kanyang pong saloobin at tinanakit ang isang Oji Diaz sa Katniel fans. Panoorin natin ito. Nag-split up nila. Grabe, binasya ko ng Katniel. Talaga yung iba, gusto ka nang mamatay. Pati pamilya ko, dinadama. More than 800 ang nag-mass report doon sa aming YouTube channel. So sa akin nila nabuntun. Umamin si Mr. Oji Diaz na sa kanyang interview na nagkaroon po siya ng sama ng loob or hinanakit sa lahat ng mga Katniel fans na kung saan ay matapos niyang ilabas ang katotohanan patungkol sa hiwalayan ni Catherine Bernardo at ni Mr. Daniel Padilla ay dito na po talaga unang kumalat yung issue na to. Kaya naman nangalit po ang ilan sa mga Katniel fans at talagang sobra po yung pambabash na ginawa kay Mr. Oji Diaz na halos idamay na po yung kanya buong pamilya matapos nga lumabas sa mga isyong ito. Pero pagkatapos po ng ilang buwan at ilang days ay lumabas din ang katotohanan. Let's watch this pa. Na mother, kasi alam ko sobrang busy ka. Sa showbiz update, minsan nanghuhula ka din, di ba? Oh. Anong huhula mo dito sa Katniel? Tingin mo ba may something na? Sandali, trabaho namin. Sa show din po ni Mr. Oji Diaz sa Oji Diaz Showbiz Updates, unang kumalat ang balita kung saan nag-MU na daw di umano itong si Miss Catherine at si Alden Richards. Pero kalaunan ay dinismiss. Ayon po sa source ng PEP ay sinabi nila na parang dinidismiss nila yung claim ni Mr. Oji na MU nga itong si Angkat din. Pero ngayong araw nga ay natanong si Mr. Oji Diaz ni Miss Aiko Melendez patungkol sa bagay na ito at ito ang kanyang sagot. Ayan na! Tumitirik na yung mata niya. So ano? Ah, ano na? Bakit parang nakatulog ka? Feeling ko ayan, Icon, na naginip ako. Ano nga? Yan na gusto kong malaman. Sa pelikulang Kat Den, parang sinasabi ng panaginip ko. Mapapanood nila ito sa Oji Diaz Showbiz Update. Ah! Hindi nga direktang sinagot ni Mr. Oji Diaz ang mga tanong ni Miss Aiko Melendez patungkol sa Katniel. Kasi kung tutuusin naman, kung talagang meron yan, ang question naman po ni Miss Aiko is answerable by yes or no. Pero dahil tikom pa ang bibig ni Mr. Oji Diaz patungkol sa bagay na ito, pero ipinangako niya po na sa kanyang channel, of course, doon niya ilalabas ang ilan sa mga katotohanan patungkol sa tunay na estado ng relasyon ni Miss Catherine at ni Alden Richards. Katulad nga po ng lagi kong sinasabi na this is not the high time or the right time para po talagang aminin or ilabas na ang tunay na relasyon nila dahil sa dami po ng mga naglalabas sa mga photos and videos nila together at ilang mga resibo na makapagpapatunay tungkol sa tunay na level ng kanilang relasyon ay hindi pa ito yung oras kasi sabi ko nga 'di ba parang kapag ngayong pagkakataon na to ay nilabas nila yan maaaring isipin ng ilang mga bashers na ginagawa nila ito because may movie silang lalabas at talagang sabi nga ng ilang mga tao po yung mga netizen sa Facebook na parang mas pinatitindi ang pagpapahype dun sa pangalan ni Catherine at ni Alden dahil daw di umano sa kanila pong napipintong movie this coming November 13. Kaya naman, tingnan nyo po very secretive and napakatipid, no? Pag magbibigay sila ng mga updates patungkol kay Catherine at Alden. Maaring si Alden mismo ang nagsasabi kay Mr. Oji na kung maaari ay huwag munang ilabas or huwag munang magsalita patungkol dito dahil
According to Alden sa kanyang huling interview with Mr. Boy Abunda, na kung sakasakali mang natagpuan niya na ang kanyang dawan, ay siya mismo ang magpapapreskon dito po kay Mr. Boy Abunda sa kanya pong channel ano, dito po sa GMA7. Kaya naman yun yung ilan sa mga kaabang-abang. At kung babasahin niyo po yung mga actions ni Mr. Oji sa kanyang sagot, may something po siyang gustong sabihin pero mas gusto niya yon na ilabas sa kanyang sariling channel. Kaya abangan po natin yan. And for that, narito naman ang ilan sa mga komentong napili natin mula naman sa mga legit na viewers from YouTube and from Facebook. Sabi ni Sir Renato, sabi niya, real talk lang kasi Miss Tarets, paanong hindi ano yan, spark ang HLA ng Kat Den. Up to this point in time, shooting pa lang to, pero ganito ka-hype ang crowd. Kung paano tulungang i-promote ng mga fans, non-fans at casual ang Kat Den, parang libre pa promo na nga eh. Mga BTS ng spot interaction ng audience here in Calgary. Idagdag pa yung dalawa concert ni Alden dito sa Canada, sa Calgary and Toronto. I-promote din ito ni Alden. So ito palang sobrang curious ng mga manonood ng movie. Additional pa, big budget movie ito ng dalawa, big network, ABS and GMA. So hindi malabo, malagpasan talagang expectation ng mga tao at sales nito. True naman. Kasi kung pagbabasihan po natin, is talagang hindi po talaga nila tinipid. Sabi ni Ms. Renato, Ms. Darrens, I have something nakikita po. Kat and Alden are wearing silver ring and it looks like wedding ring. Baka magamit nila sa shoot. Siguro, kinasal na sila sa HLA. Panoorin nyo, makikita din itong ring sa video nung nagpaalam na si Jobert dahil tapos na ang part niya sa movie. Nakita ko nga po yung video na to. And later, ipopost po natin yan sa ating pong dito po sa YouTube para makita natin yung kabuuan. And sabi ni Ma'am si Alice Calisin, yes true, talagang tatabo ang mas higit pa sa HLG. And ngayon pa lang, nagbibilang na ako ng month before showing. Mas blockbuster to. Double sa Hello Love Goodbye, I swear. Sana nga po no, magdilang anghel kayo patungkol sa bagay na ito. Kasi kung ang HLA ay talagang naging blockbuster movie of the year, eh, ito rin po inaasahan natin. Ganun, Ma'am, si Christy Marciano, o naman, wag niyong intindihan ng mga bashers. Kasi, pangit naman, ikaw naman ang umaangat ngayon. Sabi nga nila, mga netizen, parang wala nang ibang artista. Ako talaga, gusto lalo na sa mga endorsement. Ikaw ang nangunguna. Ikaw ang nakikita sa billboard. Proud talaga ako sa'yo. Dami pa gusto makapareha sa mga movies. Namimili ka lang, diba? Ayan, sabi ni Ma'am si Christy. Totoo yan. Kasi kung makikita ninyo, napakarami niya mga billboards, napakaraming endorsement product, at mas dumadami pa sa pagbabalik niya galing Canada. Meron pa po siyang mga endorsement shoot na kailangang tapusin. Kaya may timeline talaga sila na kailangan nilang bumalik. And Miss Perla Lagak, sabi niya, show to your bashers that they cannot put down a woman who gets her strength from God. Just who be you are, God knows everything. And pilit na binababa, itinataas ng Panginoon. Soar high, more like an eagle cat. God bless you always. And Miss Ninita Corvera, katuwa naman si Idol. Blessed talaga siya. Palibasa, napakabait. Kaya love na love ko si Idol Cat. At syempre, si Alden. God bless sa inyong dalawa at good luck sa movie nyo. Ito naman po yung sabi ni Ma'am Sininita, no? Na talagang sa Facebook po natin, sa Facebook page, sobrang dami pong mga nagko-comment doon. Talagang hanggang ngayon pa lang, inaantay na po nila yung movie of the year. But that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darrens TV. God bless everyone!